Yo, what is up mga kababayan? Kamusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan ng ibang kampong at ipag-usapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro ba? You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yeah, siyempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at sa yung mga membro ng mga ok-ok at sa yung mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukulit ng araw-araw kasi puro yan mga pasaway. At alam na bibigay po na problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pag-ulad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukulit ng araw-araw, kukulit natin sila, sila kang maitim po na mga singit. Hi! So how are you today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tumibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And plus, lagi ko po itong sinasabi dito raw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nabibigay sa inyo na problema at nabibigay sa inyo na mga stress. Kasi ang latin mga kababayan, once nagkaroon kayo ng stress sa buhay, dyan nagumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes everyday at saka smile lang po everyday. And of course, mga kababayan, kumusta ang lahat? How are you today? Siya nga pala, before tayo mag-start, siyempre i-greet ko muna kayo. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar. And I'm hoping na nasa maayos kayo na kalagayan at wala pong sakit ang lahat. Siya nga pala, thank you so much mga kababayan sa mga nag-message sa atin doon po sa ating Facebook po na na page. Kasi alam niyo naman si Sir Ivan, wala ho tayo kahapon. Kasi alam niyo mga kababayan, siyempre buhay OFW, minsan nahihirapan ho tayo na mag-divide po ng ating oras. Kasi meron tayong ibang trabaho mga kababayan. Siya nga pala, thank you so much again sa mga nag-message sa atin kasi hinahanap nila si Sir Ivan mga kababayan. Hindi daw kompleto ang kanilang araw or breakfast na hindi po kasama ang ating vlog mga kababayan. So which means, umaga ho nila na nakikita po ang ating vlog dito, ating mga ibinabalita. Well, thank you so much. Ang dami talaga mga kababayan, nakakatawa ba talaga ng puso ang inyong mga comments. Don't worry, okay lang naman po si Sir Ivan. Still kicking and alive. Katulad po kay Madam Imelda Marcos, still kicking and alive. Pero mas marami rin na nag-message sa ating mga kababayan, yung mga anti-Marcos. Abay, tinatakot pa si Sir Ivan. Di ba mga kababayan, napag-usapan ho natin dito, yung killer nurse na yan na nandyan po sa Baguio General Hospital. Sabi pa nila mga kababayan, nakakasuhan daw ang lahat ng mga vloggers na nagpo-post po tungkol kay Faith. Nakakasuhan daw mga kababayan kasi nagkumuha na daw ngayon ng magaling daw na attorney itong si Pete mga kababayan. Abay, tinatakot ba tayo? Dapat siya po ang matakot mga kababayan dahil sa kanyang ginawang kabulastugan at ang kanyang palusot mga kababayan. Abay, joke lang daw ang kanyang post at saka hacker lang po daw ang nagpost. Well, ginawa pa tayong tanga dito at saka pag-usapan natin yan mamaya mga kababayan kasi meron tayong update. Dito rin gusto ko rin asa rin itong mga alipores ni Bayad Bay mga kababayan at itong mga alipores rin ni Hitad Maharlika. Dahil ba naalala nyo na the other day ang napag-usapan ho natin itong si Bayad Bay dahil nga sa sinabi po or statement ni Mayor Janice Degamo na itong si Bayad Bay ay tinawag niya na Bayad Bay. Mukhang bayar mga kababayan at nag-react dito yung mga alipores ni Bayad Bay inandito pala sa ating channel. Kumusta po kayo? At least nakikilala ko na kayo. Abay, dito dahil iniinis niyo si Sir Ivan, inaasar niyo si Sir Ivan, aasarin ko rin kayo mamaya. Mayroon ako ipapakita dito na isang video mga kababayan. May papahawatig dito or makikita natin dito kung sino po talaga ang totoong bayaran. Kasi laging sinasabi po dito na mga anti-Ivan, bayaran daw si Sir Ivan ni FL Lisa Aranita Marcos. Bayaran daw ako mga kababayan ng mga Marcos.
Okay. Di ba, lagi kong sinasabi dito na talagang napakaswerte ko kung makamayan ko man lang po yung mga Marcos at makilala nila ako. Well, swerteng-swerte na ako noon. Pero unfortunately, wala po talagang nagbabayad sa atin dito. Kung merong nagbabayad sa atin dito, at saka ipapakita nyo ang resibo. Kung meron kayong mapakita po na resibo na bayaran si Sir Ivan, ibibigay ko sa inyo ang aking YouTube channel. Yan po ang aking challenge sa inyo. Kung meron kayong resibo na bayaran si Sir Ivan, well, ibibigay ko sa inyo. Yan po aking challenge, kung totoo man yan. Ang ating ginagawa dito ay talagang taus-puso po yan na tulong po para po sa gobyerno natin, para po sa bansang Pilipinas. Ibinabalita natin dito yung mga nangyayaring mga ganda sa Marcos administration dahil kayo mga gunggong kayo, kayo mga anti-Marcos dyan, mga pinklawan, sinusuppress ninyo yung mga magandang balita at sa mga magandang plano na ginagawa po ni PBBM. Kaya nandito si Sir Ivan, ibabalita natin dito ang mga reports po na nangyayari po dyan sa bansang Pilipinas at saka sa ginagawa po ngayon ni PBBM. Kaya lagi tayong nag-iingay dito, it doesn't mean na bayaran si Sir Ivan. Para po ito sa mamamayang Pilipino ang aking ginagawa. So mamaya, siya nga pala mga kababayan, meron din tayong pag-uusapan aside pa ho doon sa Nurse Faith. Doon sa dulo po ng ating video, meron akong ipapakita sa inyo na medyo may pagkamasela ng konti. Kasi nga parang sa tingin ko dito mga kababayan, para yatang bumaliktad na po yung mundo. At saka kung before ko ipapakita yung video mamaya, meron ho akong advice ako dito sa mga kababaihan natin, mga babae natin, mga viewers dito, yung mga meron lang mga saltek ang utak mga kababayan, na sana huwag niyo pong gawin yun. Kasi wala kayong makukuhang maganda talaga dyan at makukulong lang ho kayo. Ano yan, Sir Ivan? Siyempre mamaya ipapakita ho natin yan. Talagang bumaliktad na ngayon yung mundo mga kababayan. Magugulat kayo. Of course, before tayo mag-start po sa ating talakayan ngayong araw, siyempre, i-shoutout muna natin at kumustahin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Kumusta po? Hello po. I'm hoping po na nasa maas kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan, ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos Loyalist. And of course, huwag rin natin kakalimutan, kumustahin rin natin ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kababayan? And of course, huwag rin natin kakalimutan, araw-araw, dapat rin natin silang pasalamatan ang Unitime Supporters. Kasi ano nyo mga kababayan, ang yung Unitime Supporters po ay hindi nila iniwan si PBBM, si FL Lisa Aranita Marcos, at saka si BP Inday Sara. Hanggang ngayon, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos administration. So thank you so much sa Unitime Supporters. Kung ikaw po ay kabilang po sa Unitime Supporters, please comment down below. Again, thank you so much. And also, thank you so much also sa ating mga returning viewers, mga solid viewers dito na lagi pong nanonood ni Sir Ivan araw-araw. Thank you so much po. At saka, thank you so much for appreciating our channel. At saka, taus-puso po kong nagpapasalamat po sa inyo. Thank you for trusting Sir Ivan at lalong-lalo na ang ating mga bagong subscribers. Thank you so much. Welcome to the family. And hopefully po na ma-enjoy ninyo ang ating mga topics araw-araw. Siya nga pala, invited din kayo doon po sa ating dulo ng ating vlogs. Meron tayong ginagawa doon na mga ending prayers. Kung gusto niyo mo lang po, kasi siyempre yung prayers mga kababayan, very important po niyan para po sa ating guidance everyday at para magiging energetic rin ang ating araw. Lalong-lalo na ang morning prayer mga kababayan. So see you po sa ating doon po sa ating dulo sa ating vlogs. So mga kababayan, dito muna tayo. Siyempre bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, yung mga viral, dito muna tayo sa mga report natin na mga good news po na ginagawa ngayon ni PBBM. So for more details, let's watch this. Ilang bahagi ng pagtupad ng pangako na magkaroon ng bahay ang bawat pamilyang Pilipino ay personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang housing unit sa St. Gregory Homes, Malabon City. Pinangunahan po ng Pangulo ang ceremonial turnover ng mahigit 1,000 bahay na bahagi ng pambansang pabahay program ng administrasyon. May ulat si Ryan Lesigas. Muling ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development
at iba pang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang pagbibigay ng disente at maayos na proyektong pabahay sa Malabon City. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa ceremonial turnover ng 1,380 housing units. Bahagi ito ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program ng Marcos Administration. Giit ng Pangulo, dapat matiyak na walang sinumang maiiwan at mapapabayaan sa isinusulong nitong kaunlaran sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disenteng pabahay para sa mga Pilipino. Sana po ay magsilbi ito na paalala at patunay na ang proyektong ito ay handang gumabay at tumulong sa inyong tungo sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Para po sa kalaman ng lahat, napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang ilang housing units sa St. Gregory Homes na in-city project ng NHA. Ang model unit ng St. Gregory Homes may isang bedroom, kitchen, dining area, toilet, laundry at living room. Nasa 24.5 meters ang sukat ng kada isang unit at dinisenyo para sa mga minimum wage earners, informal settlers at mga nakatira sa mga high-risk areas at danger zones na gustong magkaroon ng mura, ligtas at komportableng bahay. Nasa 23 gusali na may tig-limang palapag ang nakapaloob sa proyekto. Kabilang sa mga nakalipat dito na residente ay mula sa Barangay Bayan-Bayanan, Baritan, Dampalit at iba pa. Sa ngayon, 133 na mga units na ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Target ng Marcos Administration na makapagpatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon. Kung susumahin, aabot sa 6,000,000 pabahay ang inaasahang may papatayo sa termino ng Pangulo. Naniniwala po ako na kaya nating makamit ito kung ang lahat ay magtutulungan. Magiging masunurin sa batas at paiiralin ang bayanihan spirit ng Pilipino. Ang mga housing program na ito ay naglalayong makapagpatayo ng disenteng pabahay para sa mga kababayan natin pinaka nangangailangan. Ito po ay inisyatibo ng gobyerno upang tiyakin na ang bawat pamilyang Pilipino ay mayroong bahay na mauuwian at matatawag nilang sarili nilang tahanan. Nauna na rin inihayag ng Pangulo na prioridad ng kanyang administrasyon na makapagbigay ng murang pabahay para sa mga Pilipino. Naway mas marami pa tayo mapapatayong bahay at matutulungan na kapwa nating Pilipino. Kasama ng Pangulo sina Malabon City Mayor Ginny Sandoval, DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar at NHA General Manager Joe Bentay sa pagpapasinaya ng proyekto. Mula sa Malabon ay nagtungo naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Valenzuela City para naman sa groundbreaking ceremony ng pabahay sa Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato. May ulat si Joshua Garcia. Laking tuwa at pasasalamat ni Nanay Lydia nang mapabilang sa mga benepisyaryo ng resettlement housing project sa Valenzuela City. Bukod kasi sa wala na siyang problemahin matapos masunugan noon ng bahay, may maayos at disente ng matitirhan ang kanyang pamilya. Papasalamat po nung bibigyan kami ng bahay kasi una sa lahat nasunugan po kami. Pass out talaga lahat. Kaya maraming salamat kay Presidente Marcos. Ilan lang si Nanay Lydia sa nagpapatunay na ipinatutupad ng Marcos Administration ang pangako nito na mabigyan ng maayos na pabahay ang maraming Pilipino. Kaninang umaga, mismong ang Pangulo ang nanguna sa groundbreaking ceremony ng housing project para sa Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa lungsod. Sa ngayon, patuloy namang nagsisikap ang ating pamahalaan upang mas marami pa tayong may papatayo ng mga pabahay para sa ating mga minamahal na kababayan. Patuloy natin pinag-aaralan kung paano isasagawa ang pagtukoy at paggamit sa mga bakanting lupa ng gobyerno na maaring tayuan ng mga pabahay ayon sa ating mga batas at alituntunin. Karamihan sa mga matutulungan ng proyekto ang mga nawalan at nasunugan ng bahay sa Arcong Bato noong nakaraang taon. Sa ngayon kasi, nanunuluyan pa sila sa itinayong temporary shelter ng LGU. Natutuwa ho tayo na under my administration and under the administration of President BBM,
ay umpisa na ang ating pang-apat na disiplina village resettlement housing. Samantala, kabilang rin sa makikinabang ng pabahay na ito ay ang mga pamilya na naapektuhan ng mandamos ng Supreme Court para linisin ang Manila Bay at iba pang kwalipikadong ISF beneficiaries tulad ng mga pamilya nakatira sa danger areas ng Valenzuela. Kaugnay pa rin ang Build Better More Housing Program ng Pangulo ay ang inisyatibo ng National Housing Authority na mabigyan ng tirahan ang nasa 1.3 million informal settler families na alinsunod sa target at prioridad ng Marcos Administration na makapagtayo ng 6 na milyong bahay sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o ang 4PH program. O ngayon, mga pingklawan, mga Tay Marcos, yan ba ibig sabihin nyo na mga na isang leader na walang kwenta? Yan kasi laging sinasabi nyo eh, wala daw kwenta si PBB mga kababayan, wala daw ginagawa, lagi daw natutulog. Ang sakit sa mata, no? Siyempre, babalitan natin dito yung mga good news kasi laging sinasabi ng magunggong na yung mga kababayan na wala dang kwenta ang ating leader kasi isa daw weak leader. Nakikita unti-unti na ho natin nakikita dito ang kanyang mga pangako po doon sa panahon po ng kanyang pangkampanya mga kababayan, unti-unti na pong nangyayari yan. Kaya nga, medyo tumaas na rin yung trust rating ni BBM at saka yung kanyang approval rating. May nagtanong sa atin dito mga kababayan na isang solid viewers natin dito kasi nakikita daw sa ibang vlogger na mga ayaw kay Marcos, mababa daw yung rating doon, yung approval rating at saka yung trust rating mga kababayan ni PBM. Doon kasi siya nanood po sa mga may ayaw kay Marcos mga kababayan. But siyempre, nireplyan ho natin. Dito na lang po kayo manood sa atin. Siyempre, ang titingnan natin dito na survey, yung RP mission. Diba nakita ho natin yung RP mission mga kababayan versus doon sa publikos. Kasi yung publikos mga kababayan, ang pagmay-ari yan, si Malotekia, ay siyempre nagbibigay na po ng mind conditioning kasi nga siyempre pabor siya doon sa ibang grupo mga kababayan. Alam naman natin na si Tekia ay makadidieso yan. Pero ayaw niya kay Marcos. Nakikita natin niya mga kababayan, buti na lang po lumabas po itong bagong survey firm, ang RP Mission. Kasi yung RP Mission mga kababayan, as far as I know, itong RP Mission ay nagtatanong ho sila ng 10,000 katao pataas. Yan po ang kanilang standard mga kababayan. Nagtatanong sila ng mga tao tungkol sa kanilang survey, 10,000 pataas. Pero yung publikos mga kababayan, nakikita natin at alam na ho natin simula pa since po sa kampanya session, kampanya na time po ni PBM ay hindi po aabot ng 5,000 o hindi uaabot ng 6,000 ang kanilang tinanong mga kababayan. Mas marami po pong tatanungin yung taga RP Mission versus sa publikos. Kaya mas maniniwala po tayo dito sa RP Mission mga kababayan. At saka good job po sa RP Mission. Buti na lang nagpalabaso kayo dito ng magandang or ng survey. Yan ang totoo mga kababayan. Pero ito mga anti-Marcos dito ay ayaw pa rin maniwala. Kasi nga, siyempre, meron silang kanyang-kanyang mga manok mga kababayan at ayaw nila siyempre sinasurprise nila yung mga good news po na ginagawa ngayon ni PBM. So anyways, nakikita naman natin dito, unti-unti na pong naglabasan at nangyayari na yung mga ipinangako po ni PBM sa panahon po ng kanyang pangangampanya. So bago after this project mga kababayan ng mga pabahay ni PBM, ipapakita rin natin dito, alam nyo ba na talagang kahapon po ay nag-open na ang pinakamalaki at ang yung world-class na passenger terminal ng buong Pilipinas. Pinakamalaki na terminal po sa buong Pilipinas ng kababayan at makikita natin yan doon po sa Mindoro. So for more details, let's watch this. Bukas na sa publiko ang world-class at pinakamalaking passenger terminal building sa buong bansa na matatagpuan sa Calapan Port. May ulat si Karen Villanda. Malawag, aesthetic, at pinakamalaki sa buong Pilipinas. Ito ang bagong passenger terminal building sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro na binuksan ngayong araw. May lawak itong 8,000 square meter at may tatlong palapag. Hindi lang malaki kundi modernized na yung passenger terminal building na ito dahil pagpasok ay mayroon itong automatic door. Pagkalampas naman dito ay bubungad sa mga pasahero yung apat na pintuan ng elevator. Bawat elevator ay kaya magsakay ng 15 pasahero patungo sa ikalawa hanggang ikatlong palapag.
Sa ground floor, naroroon na boarding area na mayroon ding apat na gate. May laruan para sa mga bata upang maaliw habang naghihintay ng biyahe. May clinic at escalator kung puno man ang elevator. Puno ng mga upuan sa ikalawa at ikatlong palapag ng pasilidad. Kaya naman kakayanin dito tumanggap ng nasa 3,500 na mga pasahero sa anumang oras. Doble sa dati ditong kapasidad na nasa 1,600 lamang. Si James minsan nang nadalang bumiyahe sa Kalapan noong bago magpasko. Worst experience? Noong December po, abot po ang pila doon hanggang doon po sa labas. Inabot po ng gabi, madaling araw na po nakasakay ng barko. Pero dahil nakatayo na ang bagong terminal, bagyang nawala ang kanyang pangambang bumiyahe ngayong magmamahal na araw kung saan inaasahang dagsana naman ang mga pasahero. Pero higit sa lahat, nais rin madagdagan ng Philippine Ports Authority ang biyahe sa Kalapan. Hopefully, katulad ng sinasabi ko palagi, ang lumalayag barko, hindi terminal. Yung terminal, nandyan yan para in the meantime na naghihintay mga kababayan natin, ay makapaghintay silang komportable at kumbinyente bago sila lumayag. Pero kung wala tayong barkong lalayag, maiipon at maiipon dito kahit na gaano kalaking terminal ang gawin natin kung walang biyahe, doon tayo magkakaproblema. So, yun ang pinaghahandaan natin. Sa harap naman ang pagkalat ng langis sa karagatan ng Mindoro, dulot ng paglubog ng MT Princess Empress, nilinaw ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor na hindi pa ito nakakarating sa Puerto Galera. Kasunod dito ng pagkakansala ng mga biyahe patungo sa tampok na pasyalan sa Mindoro. Lumalaki araw-araw eh. Kaya nga tayo nananawagan, Puerto Galera is safe. Okay, it's safe. The latest report of DENR and Coast Guard sa atin, wala siyang oil spill. At dahil wala siyang oil spill, safe pang mag-dive. Ako po mismo ang source of information na magsasabing hindi na po pwede pagka malapit na. As of now, the latest water and water results, ito po yung toxicity level, ito din po yung level ng grease and oil, wala pa po. So it's safe. Inanunsyo rin ni Governor Dolor na mag-uumpisa ngayong araw ang pamamahagi ng form para makatanggap ng bayad ang mga naapektuhan ng oil spill. Dumating na po ang representative from the insurance company at saka yung correspondence office. Nagse-set up na po sila. After 3 o'clock po, makakatanggap na po ng claims, forms for claims ang mga mamamayan. Pangingisda, turismo at karagatan ang pangunahing hanap buhay sa Oriental Mindoro. Kaya naman malakian nila ang magiging epekto nito sa kanilang ekonomiya kung hindi ba matuldukan ang pagtagas ng langis sa karagatan. Oh, di ba mga kababayan? Good news yan. Tatak Marcos yan eh. Hey! Welcome to the golden era. Talagang umaangat na tayo ngayon mga kababayan. Ang Pilipinas, unti-unti na pong umunlad yung Pilipinas. Sa pamamahala ho yan ni PBBM. Hindi nyo na yan mapipigilan mga Tay Marcos. Hey! Ang sarap ng buhay naman. So, of course mga kababayan, siyempre, mamaya, teka lang, babalik ka na natin itong mga Tay Marcos na to. Kasi alam nyo ba, siyempre, inaasar si Sir Ivan, nandyan po yung mga kasama nyo rin yung mga Antay Ivan at saka yung mga Pinklawan nandito po sa ating channel. Alam nyo ba na merong masamang mangyayari sa kanilang Nanay Lutang? Mamaya mga kababayan, pag-usapan ho natin yan. But before that, siyempre, shout out muna natin na ating mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ads. Sir Ivan, thank you so much. Hopefully, ang lahat po hindi na sana mag-skip po ng ads kasi yung hindi po ng pag-skip ng ating advertising mga kababayan, malaking tulong ho yan sa ating channel para sa ating ekonomiya, pangkabuhayan package. Hey! Shout out natin at saka pasalamatan natin si Mama Maria Antulen, nagbigay sa atin ng 7 Canadian Dollar. Thank you so much also kay Robin Libuon, nagbigay sa atin ng 2 US Dollar. Siya from Seattle, Washington, USA. And of course, thank you so much also kay Sir Leonardo Celiero from Laguna. Hi to Rowena Takimura. Shout out rin si Norma Dilantar. Hi to Anisita Bailing, Barkadahan Forever FM. Hi to Lynn Gonzalez, Mary Jane Tan from Macau. Hi to Jandex Cortez. Nandyan rin si Somira Precious from Calapan, Oriental Mindoro. Hi to Ferdinand Casiliano. Nandyan rin si Lorna
BT Mendoza. Hi to John Estuita. Nandyan rin si Elena Laguit from Nueva Vizcaya. Hi and shout out also to Maria Mindasiplon, Maribek Alomia, BMC Kids, Be Well, Norma Delantar, Carding Benjamin or Benjamin, Moana Munina, Mele Sugano, Edgardo Canonigo, at saka sa kanyang misis na nandyan sa Bacolod City. Hi to Myrna Bermudez, Nonoy Florin Hills. Nandyan rin si Mayat also from Cabanatuan City. Hi to Zamay Ann from May Kauyan, Bulacan. Hi to Manuel Maestre. And of course, shout out also kay Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shout out daw sa Tesmo Family, Pedrosa Family, and Atinsa Family na nandyan sa Tacloban at Anuan, Leyte. Dito tayo mga kababayan, dahil nga doon sa aking intro, di ba sinabi ko, umatake sa akin yung mga Alipores ni Bayad Bayan mga kababayan at saka ni Hitad. Naalala niyo po, di ba napag-usapan natin dito yung tungkol kay Bayad Bay, dahil nga sinabi po ni Mayor Janice Digamo na meron siyang kilala po na bayaran, eh siyempre nabanggit niya ang pangalan po ni Bayad Bay mga kababayan. At ano niyo ba, talaga umatake rin dito si Bayad Bay mga kababayan. Tinawag niya na diktador si Mayor Janice Digamo. Pero talagang ano, talagang iginiit dito ni Bayad Bay mga kababayan na hindi daw sila bayaran. Kaya lang, fortunately, meron silang kasamang vlogger po, is Kunyan vlogger na talagang magbibisto dito na siya po or sila po ay mga bayaran talaga na mga vlogger. So for more details, ito po ang aking ebidensya dito. Iba kasabihin na iba, nagagawa lang tayo dito ng ating ano, mga istorya dito, mga storytelling, maglalabas tayo ng video mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kaya nilang magbayad, baka nga paglabas natin dito eh may mga offer na kayo. Ako, tawagan yung vlogger na yan, tawagan yung newscaster na ito, wag naman sana. I hope you value your role in the society. Mayora, tingin niyo po ba ano, may ganun po, kaya po niyang magbayad? Oy, sir. Ng mga vloggers, ng mga, tingin niyo po, meron po. Meron akong parang, meron bang vlogger na Bayad Bay ang pangalan ba yun? Bayad, Bayad Bay ba yun? Banat ba? Hindi, hindi ko siya kilala. Pero Bayad Bay po talaga tawag. Yun yung nababasa ko eh, parang Bayad Bay yata yun. Porkit hindi nabebenta sa akin ang kwento mo, sasabihin mo Bayad Bay. Ganun ho ba kayo dyan sa lugar ninyo? Pag may agent sa inyo, hindi, ito ah. Kayo mga nandiyan sa Negros, makinig kayo. Pag again sa mayor ninyo, sasabihin nyo, bayaran niyang kaagad? Hindi ba pwedeng meron lang nakikitang iba at nagdi-disagree sa mayor nyo? Ganun ba kadiktador yung mayor ninyo? Nagtatanong lang ako, Madam Mayor, Mrs. Digamo, diktador ho ba kayo? Na gusto ninyo sumang-ayon ng lahat ng tao sa inyo at pag hindi sumang-ayon, tatawagin ninyong bayaran? Ako nagtatanong lang, kasi kung ganyan ang pananaw ninyo, ay wala kayong karapatan dyan sa inuupuan ninyo. Bakit? Walang kalayaan sa inyo eh, na mag-disagree ang tao. Ano to, lahat kami nagdi-disagree? Ang dami namin nagdi-disagree dito sa inyo. Binayaran kami lahat? Lahat ng mga vlogger na nagsasalita, na tignan ang buong angulo, lahat kami bayad? Eh, alam mo, madam, kung ganyan lang naman din pala usapin, huwag na ho tayo magbutuhan. Kasi pag again sa inyo, sasabihin nyo, bayad. Huwag na tayo magbutuhan. Kayo na lang lagi yung mayor dyan, tsaka governor. Kung gusto mo, mag-senador ka na rin. Alam nyo doon sa mga kapwa ko social media vlogger, hindi naman ganun dati ang mga ratsyada ninyo. Ha? Hindi ganun ang atake ninyo eh. Alam nyo, kaya na pagsasabihan ang mga social media vlogger na bayaran. Ha? Kaya na pagsasabihan yung mga political vlogger na naka-payroll, binayaran, di ba? Bakit masasabi yan? Tignan ninyong mga itsura ninyo. Ha? Iisa ang inyong mga kumpas. Iisa ang inyong mga tapi. Pero magkakaiba ang mga pagmumukha lang ng nagsasalita. Sino ba ang biktima rito? Ha? Sino ba ang namatay? Sino ba ang dapat laitin? At sino bang binubuli nyo rito? Yung mga namatayan na mga kamag-anak? Ha?
Yung mga ako, binakmakan din ako ni Percy Lapid. Katakot-takot din ang mga pinakawala niya sa akin. Ha? Sino ba ang gusto niyong laitin? Isipin niyo guys, namatayin sila ng mga mahal sa buhay. Na imbis sila'y unawain natin, imbis tulungan natin, imbis pakinggan natin ang kanilang saloobin, dinadown nyo pa. Dinadown pa. Sapos sinasabi nyo Duterte supporter kayo? Sinasabi ninyo supporter kayo ni dating Pangulong Digong? Putang ina na. Yan ba ang gusto ni Pangulong Duterte? Yung babuyin yung mga namatay, yung mga kamag-anak? Ha? Hindi ba natin pwedeng pakinggan ang mga sinasabi ng pamilya ng mga namatayan? Kagaya nung asawa ni Digamo, alam mo ito, kaibigan kita, Kuya Banat Baya, kaibigan kita. Malaas ang respeto ko sa iyo, personal nagkakausap tayo. Personal nagkikita tayo. Pero yung sinabihan mo, si Mayora Janis, na diktador siya, dahil hindi mo pinick up yung kanyang mga story, hindi mo gusto yung mga kanyang sinasabi laban kay Tevez, nag-aasta kang abogado. Ang alam ko, matalino ka, Banat Bay. Pero I don't know kung saan napunta ang talino mo. Hindi ko alam. Sinasabi mo, Duterte supporter ka, pero nagsalita ka rin noong nakaraan. Napanood ko, napakinggan ko. Ang DDS ay hindi para kay Sara, kay Digong lang, kay Pangulong Duterte lang. Ano si Sara? Hindi anak? Hindi ba anak si Vice President Sara Duterte? Ni Pangulong Duterte na sinasabi mong DDS? Di ba anak siya? At legit siyang anak. Nakakahiya. Di ba? Nag-iisa ang mga kumpas ninyo. Pakinggan ninyo yung hinagpis, yung nararamdaman ng asawa nung namatay na si Mayora Janis Digamo. Hindi yung putang ina, pinagkakaisahan ninyo. Alam nyo ng biktima yan. Abay, napakasakit siguro mamatayan ka ng asawa na hindi naman siguro deserve ng gobernador yan. Yes, tama naman yung sinasabi ninyo. Wala pang napapatunayan si Tevez na siya talagang mastermind. Wala pang napapatunayan dahil wala pang order ang korte. Pero siya ang tinuturo. At may mga testigo na. Tayo, pwede natin sabihin niyo, mga testigo, hindi pa legit yan. Maaring natakot, kaya lumuta kung ano man ang agenda ng mga yan. Pakinggan natin na magsalita lahat sila. Tapos sasabihin ninyo, hindi nagtatago. Hindi nagtatago si Tevez? Ano yun? Na nasa abroad? Ayaw nga bumalik sa Pilipinas? Di ba katarantaduhan? Tayo, alam nyo, guys, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakakatanggap ako every month. Nakakatanggap ako ng padala galing sa Malacanang. During ni Pangulong Duterte, kung ako'y napapadalahan ng panggastos, allowance na tinatawag o payola galing sa Malacanang para atakihin ang dapat atakihin sa kalaban ng gobyerno, ako lang ba tumatanggap? Magpakatotoo tayo. Nagsalita rin si Tipin nung nakaraan, di ba, nung eleksyon? Lahat tayo nakaperol. Di ba? Kaya huwag tayong mag-ululan. Magpakatotoo tayo. Di ba? Magpakatotoo tayo. Ha? Magpakatotoo. Hindi ka bawasan sa pagkatao yung magpapakatotoo tayo eh. Hindi ka bawasan sa pagkatao yan. Ay, yung ginawa ninyo kay Rod Sector. Byron, Data, anong ginawa nyo kay Rod Sector? Pagkatapos yung pakinabangan, nilaglag niyo yung tao. Pinabayaan nyo, ginawa nyong basura. Diba? Dahil sa putang inang yan, si Anharot na yan. Sino ba yung Anharot na yan? Napakantot din. Tao ba yan? Totoo bang taong hayop na yan?
Ha? Mas kakampihan mo? Ha? Dahil sa sulsul ng isang bakulaw? O, wala akong tinutukoy na pangalan na bakulaw, ha? Wala akong tinutukoy. Ha? Wala akong tinutukoy na bakulaw. At tandaan natin. Ay, shoutout sa'yo, Coach Oli. Nagkasama tayo ng ilang gabi sa Mindanao. Alam natin kung sino ang tumanggap ng pera doon. Ha? Kaya, huwag tayong magmalinisan. Tumanggap tayo ng kwarta nung nandoon tayo para lang sa isang politiko. Kaya huwag tayong magmalinisan na hindi tayo bayad. May mga picture pa tayo rito na magkakasama tayo sa Mindanao. Ha? Huwag tayong masyadong maging kampante. Huwag tayong masyadong yung parabang santo. Yung parabang malinis. Di ba? Walang malinis dito. Ha? Hindi tayo politiko. Social media blogger tayo. Political blogger tayo. Pero sinasabi natin, doon tayo sa tama, doon tayo sa api, doon tayo sa biktima. Di ba? Eh ano na, di ba biktima ito sila Lapid? Biktima ito sila Digamo? Eh bakit parang dinadown ninyo? At ang inaangat nyo, pinalalabas nyo sa mga supporter ninyo? Kasi nungalingan nyo mga sinagsasabi. Binubulag ninyo ang mga supporter ninyo. At doon naman sa mga supporter na chismosa chismoso, sa mga follower na panatiko sa isang vlogger, putang ina ninyo. Mamamatay na lang kayo ng mga tatanga-tanga. Totoo lang. Lalong-lalo na itong dalawang unggoy na kupal na itong si Bistak, itong si BMR, na mga patay gutom. Panluloko na yan, putang ina ng mga nakupo, mga kaibigan. O, di ba mga kababayan, kasama niya nila ni Balatbay, yan si Sininyo Barzaga mga kababayan. Kasi nga napuno itong Sininyo kina sa mga ano, itong mga pinag-estilo nila ng mga Eskunyan vlogger. At sa kanya, siyempre, yung mga vlogger rin ni Bantag mga kababayan, lumalabas nga, sinabi rin ninyo na hinututan rin nila itong si Bantag mga kababayan. Kaya talagang ano, naawa ako dito kay DJ Bantag, sa totoo lang, hinuhututan lang yung mga kababayan. So tingnan nyo, kayo ano, mayroong nag-message sa atin dyan, nag-comment doon sa how many days na ba na vlog natin. Sabi na, Sir Ivan, bakit ayaw ko dang gayahin si Banatbay, si Coach Oli, si Dada? Tingnan nyo, yan na po ang ating resibo kung bakit ayaw ko silang ano, gayahin mga kababayan. Diba? Kilalang kilaho natin sila, sinasabihan na nga sila doon dito na mga bayaran mga yan, ayaw na maniwala sa atin o dito nasalita na ho si Ninyo Barzaga, kasama nila yan mga kababayan. Eh pasensya na, siyempre meron tayo mga ebidensya dito, hindi lang po si Sir Ivan ang sabi, gusto ko ibang vlogger rin na kasama nila yung nagsasabi. O di pa, siyempre lagi niyong inaasar si Sir Ivan, iasarin ko rin kayo para mamulat kayo sa katotohanan kung sino ang nagsasabi dito ng totoo. Of course kababayan, bago tayo mag-jump rin sa ating next topic, siyempre shout out rin natin si Minandro Lopez, nandyan rin si Henry Idon, si Mar Velasquez Vlog, hi to Benavides Live from Hong Kong. Nandyan rin si Darwin Biahiro TV. Isa siyang angkas rider mga kababayan na nandyan sa Mandaluyong. Hi to Josefina De Vera from Toronto, Canada. Nandyan rin si Alita De La Cruz from Lucena City. Hi to Ilocana Cana at saka sa kanyang mga kababayan sa Asingan, Pangasinan. Hi to Jose Reynel RC and shout out also to Diana Joy Segovia and hi to Gina Comodiro Glavich and family dyan sa Ohio, USA from Kate Jensen Comodiro. And a shout out also to Margarita Estrada from Kent, Washington, USA and hi to Lolita Isevedo from London, UK. Ngayon mga kababayan, pupuntahan natin itong silutang. Kasi nga, puro mga paso itong mga pinklawa na to, meron muna akong itatanong sa inyo. Ano sa ating tanong? Which one pays respect to our tradition and truly represents the Filipinos? Take your pick, si Bipin Desara ba o si Lutalini Lutang mga kababayan?
please comment down below. Siyempre, babasahin rin yan ni Sir Ivan. Kasi, siyempre, pinapahalagan ko po ang inyong mga comment at saka ang inyong mga opinion. Kung maalala niyo, mga kababayan, from the previous days, ay meron pong ginawang katatawanan itong si Lino Latang, mga kababayan. Ginawang tangana naman ng kanya mga mga supporters or kanya mga followers. Pinasuot po ng samurai suit, mga kababayan, itong si Nanay Lutang at mukhang tanga talaga. Hindi niya alam ang roles po. Ang roles ng pagsuot po nito ng samurai. Alam niyo ba, mga kababayan, na bawal po magsuot ang mga babae ng samurai or samurai suit. Ang tawag niyan, basta buyoko-buyoke ba yan? Dito, pabasahin lang muna natin, mga kababayan, para hindi tayo magkakamali. Ayon dito sa rules po ng Japan tungkol dyan sa pagsuot po ng heritage of the samurai, too many on the checklist of disrespect and insult to the Japanese heritage of the samurai. Women are not allowed to wear the yuroi and kabuto. Yuroi and kabuto po lang tawag niya, mga kababayan, yung attire po ng samurai. The katana is not meant to touch the ground. Kung nakikita ho ninyo, ay nakatouch po talaga sa ground, mga kababayan. Ginanyan niya yung samurai. Ibawal na bawal ho yan pala, mga kababayan. At saka ayon dito, only women of nobility were allowed to train martial arts, but they were not even allowed to wear this. Bawal na bawal po yung magsuot talaga ng samurai attire, mga kababayan. Foreigners need special permission to even wear this. So, she is an affront to the senses, Jesus Christ, man tawag niyan, nung pangalan. Kasi ang balita, mga kababayan, nung lumabas, ay ito po, galing po ito sa international po na tabloid. Breaking news, Japan is filing a diplomatic protest for making samurais look stupid by a former PH official or Philippines official, si Lini Lutang, mga kababayan. Malilintikan ho yan. Hindi yata alam na bawal pala magsuot yung mga babae ng samurai attire, mga kababayan. Talagang pinapahalagahan ho yan ng heritage po ng Japan. Tingnan nyo, mga pingklawan, dahil sa katangahan ninyo, malilintikan yang si Nanay Lutang ninyo. Siyempre, katulad rin ninyo na mag-isip yan, lutang rin. At saka dito rin, mga kababayan, dahil nga kumalat ho ito at nag-viral ho ito yung pagsuot ni Lutang ng samurai attire, alam nyo ba na merong gagawin po na isang parang siguro sa Vincentiments ni Dr. Daryl Yap, mga kababayan, parang serye niya, parang gagawan yata ng serye itong si Lutang, mga kababayan. At saka ipapakita natin dito isang teaser, hindi pa naman to final, kababayan, kasi pinagtagpi-tagpi lang ho ito na mga clippings from the movies. At saka in-include lang ho dito itong si Lutang, mga kababayan. So for more details, let's watch this! Mainom si nanay sa bahay. Sinabit niya sa pagiging bahay. Wala kang dapat pangamay. Ikaw ang may-ari ng bangko. Wala sa'yo ang sumpa. Nasa'yo ang biyaya ng swerte. Kaya mo bang isugal ang buhay ng mga tao, mahal? Joy! Wala kang kwenta! Ito talagang si Direk Dalia, mga kababayan, creative talaga eh. Di ba, parang pang-horror talaga si Lini Lutang. Bagay na bagay talaga eh. May dinadala kasi ngayon itong si Nanay Lutang ang katana po ng samurai, mga kababayan. Inuulit ho natin, malilintikan niyang si Lini Lutang. Ngayon, so before tayo mag-jump po doon sa topic natin tungkol po kay Faith Nars, mga kababayan, dito muna tayo sa ibig kong sabihin na merong balita po na medyo parang bumaliktad na yata yung mundo natin. Kasi alam niyo ba, instead po na ginagawa ho ito ng mga lalaki, abay ginawa na rin ng babae, mga kababayan, yung sextortion. Yung nanghingi po ng pera, kapalit po na parang meron kang mga malaswa po na video or ginagawa ninyo para hindi pakalat yung mga kababayan, hinihingian niya ng pera yung lalaki. Nabaliktad yata. So for more details, let's watch this! Walang kawala sa entrapment operation ng isang babaeng inirereklamo ng pangingikil sa lalaking nakilala niya sa social media.
Pagbabanta raw ng sospek, ipakakalat ang baselang video ng biktima kung hindi siya bibigyan ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tayo ka muna mo. Todo tanggi sa paratang ang babaeng yan nang madakip sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Caloocan City. Wala rin naman po siyang video dito. May complaint kayo si sir. Inaresto ang 27 anyos na si Maricon Joy Pascual matapos ireklamo ng 23 anyos na lalaki. Uy, wag naman ganun. Alam mo may anak ako. Uy. Pinagbantahan umano ni Pascual ang biktima na ikakalat niya ang video ng kanilang pagtatalik kung hindi ito magbibigay ng pera sa kanya. Kwento ng complainant, nagkakilala sila ni Pascual sa social media at dalawang beses silang nagkita para magtalik. Okay naman po siya kausap. Nung pangalawa, nagkita uli kami. May nangyari uli sa amin tapos saka naman po siya nagpadagdag ng bayad or sabi niya, yan, nagpadagdag siya ng bayad or umuutang po siya ng 3K, additional 3K pa. Binautang ko rin pa. Bawat meet-up namin, 3-2. Nang hindi na siya muli makikipagkita kay Pascual, nagsimula na raw itong manakot na ipakakalat ang maselan nilang video. Siya naging nagpumilit sa akin makipagkita. Nangihiram po siya ng 7-5. Hindi na ako komportable sa kanya nun. Napahiram pa po siya. Papakalat niya raw yung mga pictures. So, nasa hotel daw po ako. Hindi pa raw natapos ang pananakot ni Pascual at nagbanta na ipakakalat niya ang video sa mga katrabaho ng biktima. Dito na dumulog ang biktima sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nung chat siya nung papadagdag ng 3K, pupunta daw siya sa company namin tapos papakalat niya raw yung picture. Okay, tapos may video daw po. Pumunta siya sa company namin, siraan niya. Tapos papost niya daw po yun sa Facebook, ganun. Kasi sikatin niya raw po ako. Siraan niya raw buhay ko, ganun. Pag hindi ako nagdagdag ng 3K. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Naaarap siya ngayon sa kasong robbery extortion at paglabag sa anti-cybercrime law. Nagugulat na ako mga kababayan, bakit ka natakot yung lalaki? Bakit yung lalaki yung takot at hindi yung babae? Nabaliktad yata. Pero dito, basa ko dito mga kababayan, siguro yung lalaki ay baka merong girlfriend or baka meron siyang asawa or pamilya, kaya siya takot mga kababayan. Pero bakit niya ginawa ng ganyan? Eh, siyempre katangahan rin. Pero sa mga babae dyan, huwag kayong gumawa ng ganyan. Ang pangit yan eh. Eh, siyempre mga personal na honya ng mga gawain, eh, bakit yung pa ikakalat? At saka, kung ano, hiwan ko anong nangyayari doon sa babae mga kababayan, bakit niya nanghingi pa doon ng pera, eh, sabi niya, di ba meron siyang anak? Eh, bakit niya ginawa? Eh, hindi maganda yan eh. Eh, sana sabot-sabot na lang sa mga kababayan, sabot-sabot. Ano ba sa Tagalog yung sabot-sabot? Eh, ano lang, iwan nga ba sa sabot-sabot yan eh. So, ano sa kababayan, dito na ho tayo sa ating topic tungkol kay Faith Nars. Kasi alam niyo mga kababayan, pinagbantaan ho kami mga vlogger na wag na daw ikalat ang pamumukha po ni Killer Nars. Well, tatawagin ko pa rin siya ng Killer Nars kasi nga meron siyang mga kababayan, meron siyang ang tawag dito, yung murderer mindset or killer mindset man tawag niyan. Hindi kay maganda. Ang nakatawa kasi dito mga kababayan, ang kanyang supporter ay sabi dito, yung tweet daw na yon ay freedom of expression. Napulol turoy. Freedom of expression daw yun mga kababayan. So which means naniniwala po ang kanyang supporter na talagang totoo po na si Pete yung nag-tweet nun mga kababayan. Parang naniniwala sila dito na si Pete talaga yung nag-comment. Freedom of expression, matatawag na ba dito na freedom of expression yung meron kang nagbigay ka ng tatlong options kung paano patayin yung tao at saka iniudyukan mo yung kapwa po na frontliner or nurse para patayin yung isang tao. Freedom expression ba yung ganyan? Balitok talaga sila mag-isip mga kababayan at lagin lang ngayon. At alam nyo ba na nagpalabas po ng statement itong si Faith mga kababayan kasi nagpost doon sa kanyang Facebook, meron siyang statement. Pero nakakaduda mga kababayan sa mga wordings kasi na kanyang ginagamit ay parang naniwala ko na hindi po si Faith yung nagsulat ng mga kababayan or yung script na to ay galing ho ito sa kanyang lawyer. Ang sabi niya kababayan ni Faith Nester Poltec, "This is a public statement to vehemently deny all of the allegations against me posting a certain malicious tweet inciting violence on Twitter. My account was compromised at the time and was used to post a very distasteful sentiment. This act was done to malign my integrity as a healthcare professional and as a private citizen.
The said post is now being circulated on multiple social media platforms with continuous attacks against me and my family. We strongly condemn these acts and will be appropriately dealt with. We do apologize to all parties that were affected due to the incident. We do not have any ill will towards Ms. Imelda Marcos and the First Family. We have reached out to them through their representatives and are undergoing talks regarding this matter. This whole ordeal has caused undue emotional and spiritual distress to me and my family. We are asking for your prayers. Abay, nakapag-isip pa ngayon na mag-pray mga kababayan kung hindi po nangyari ito. As we continue to move forward, rest assured, we are taking the necessary legal actions to address this issue. Maniniwala ka ba na si Faith po ang nagsulat ng mga kababayan? Or siya po ang nagpost nito sa Facebook, pero maniniwala ka ba na siya po ang nagsulat ito ng kanyang script? Di ba mukhang ang kanyang lawyer, mga kababayan? Kasi nga lumalabas dito na si Faith po ay nakumuha na po ngayon ng lawyer. At nagbasa-basa ho ako dun sa mga comment, mga kababayan. Kasi nga, di ba kinuyog ngayon yung Baguio General Hospital. Kinuyog ngayon ng mamayang Pilipino, mga pro-Marcos man o hindi. Kasi nga dahil sa ginagawa dito ni Faith or sa kanyang ginawa, ay nalalagay po talaga sa langanin po ang hospital, mga kababayan. At nawala na po ng trust ang mga Pilipino doon na nandun po sa Baguio, sa hospital na yan. Marami na pong natakot, mga kababayan. Kasi nga, siyempre, may virus yung otak po ni Faith Killer. Eh, siyempre, baka yung kasama niya kababayan, eh, ganun rin mag-isip. Delikado kasi. Kaya maraming natatakot na ngayon sa taga Baguio, sa dyan sa Baguio General Hospital, mga kababayan. At balita po ni Sir Ivan, may nabasa po ako na wala na po dyan si Faith Killer, mga kababayan. Mukhang itinago yata. E magtatanong ako dito, Chief Nurse, tinago mo ba si, ano, si Faith Killer? Alam niyo kababayan, duda talaga ako ito si Chief Nurse. Bakit niya ipinagtatanggol lagi? Eh siyempre, mga pink clown lang, mga kababayan. Buti na lang, hindi naman ganun karami na mga Lini supporters dyan sa Baguio. Mas marami po yung mga Marcos supporter. Kaya nga, natuntun ka agad yung mga kababayan. Kasi mismo po kasama ni Faith, yung nagbisto sa kanya, sinabi po doon kay Direk Dalyap kung saang area na naka-assign po itong si Faith sa may ward pala, mga kababayan, sa ward. So ngayon, lumalabas pala na itinago ni Chief Nurse itong si Faith. Ayaw na nila natawagin po, baka makasuhan daw kami, natatawagin daw namin dito si Faith na isang Faith Killer, ng kababayan. Bagay ba sa kanya na Faith Healer? Diba, I think mas bagay sa kanya na Faith Killer, mga kababayan. Killer, mayroon, may killer mindset pa, napakasinungaling pa. Kasi sabi niya, kababayan, na-hack daw ang kanyang account. Pero alam niyo ba, marami po dito, meron pong attorney. Si Attorney Trixie, ang kababayan, ay hindi po naniniwala na na-hack ang kanyang account. Ano ba ang sabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles? Sabi niya, nung na-hack account namin sa Luminos, ang una naming ginawa ay mag-announce sa ibang accounts namin. Ni-request namin ang mga kaibigan at followers na ipakalat ang balita. Paraan ito para hindi mabintang sa amin ang anumang app ipopost ng hacker. Ginawa ba ito ni Faith? Be brave girl, kwento mo paano ka na-hack at ano ginawa mo para ma-recover account o ma-override yung nag-takeover o nagpapasok ng post. Yan ay kung totoo ngang sinasabi mong na-hack ka. Kung hindi at di ka naman na-hack, remember that confession of good for the soul, ika nga. At sabi pa dito, mga kababayan, ni Sir Rocky, anong pangalan, si Rocky Marciano, kilala ba natin si Rocky Marciano? Sabi niya dito, I don't believe it was hack. The behavior signature is not of a hacker. Hackers don't just deactivate the accounts, they hack. A hacker will keep on posting things, not just once or twice. A common hacker is unfamiliar with fast dripping, knicker defined, turning off an oxygen gauge.
ngayon, mga kababayan, talagang ano, lumalabas ito na nagsisinungaling talaga yang si Faith Killer at marami pong hindi naniwala sa kanya kasi talagang ano, mga kababayan, talagang taliwas po sa kanya sinasabi ito na nahack po ang kanyang account at hindi talaga naniwala po si Sir Ivan. Meron pang isang artist na, mga kababayan, si Beverly Salviejo. Sabi ho ni Beverly Salviejo, hackers use hack accounts to ask money from one's friends and relatives, not to urge and teach some people how to kill somebody. Ano, mga kababayan, marami talagang nagalit dito kay Faith, pati nga yung mga kababayan natin or yung kasama natin dito na viewers na nandyan po sa US, I think, at saka marami pang iba sa iba't ibang country, isa siyang rin siyang nurse, mga kababayan, kasi nga natatakot sa dito sa ginawa po ni Faith. Sabi pa niya dito, Sir Ivan, nakatakot talaga yung ano ginawa po ni Faith at naapiktuhan rin kami dito or baka maapiktuhan lang, kababayan, baka mawalan daw ng trust or masatas, mga kababayan, yung kanyang mga pasyente, baka isipin po na ibang country na pinagtrabahuhan po ng mga kapwa natin, mga OFW, na mga nurses dyan, baka isihipin po ng kalang mga pasyente, ganyan po mag-isip yung mga Pinoy, merong murderous mindset, mga kababayan. Murderous mindset nga pala. Bumaliktad. Baka ganyan, mga kababayan, natatakot na po ang kanyang mga Pilipino, baka kasi, baka isipin rin kasi ng ibang hospital sa ibang country, nagkatulad rin pag-isip doon kay Faith Nurse, mga kababayan, Faith Nurse ni Faith Killer, mga kababayan. Bayan. At dito rin, alam nyo ba, na pwedeng malilintikan yung mismong lawyer po ni Faith, mga kababayan. Sabi nito ni Darwin Cañete, her counsel better be sure his client's defense is truthful. Pagawan mo ng judicial affidavit para sasabit din yung abogado pag napatunayang pinayuhan yung kliyenteng magsinungaling. In a judicial affidavit, the lawyer is bound to ascertain that his or her client is executing the statement truthfully, di lang glorified stenographer. Tingka, kasi, mga kababayan, yung inilabas po na statement ni Faith doon sa kanyang Facebook account, maraming or halos lahat po na mga netizens na iniwala na hindi po si Faith ang gumawa yan kundi ang kanyang lawyer. So dito, mga kababayan, inuulit natin, itinago na po ngayon ng kanyang chief nurse, probably malaking posibilidad po na yung chief nurse po ngayon ang nagtago po ngayon ni Faith Killer kasi hindi na raw nakikita po dyan sa hospital, mga kababayan, mukha yatang pinalayas na ng hospital. At hindi kami titigil dito, Faith Killer, hindi kami matitigil dito hanggat hindi ka po mapapurasahan po, hindi matatanggal ang imong lisensya kasi nagdudulot ka dito ng problema sa mamayang Pilipino, hindi lang po sa ipinahiya mo dito or binigyan mo ng fake news si Madam Emilia Marcos at ginawan mo rin ng problema at binigyan mo rin ng problema ang mga kapa po ng mga NARS. Ikay walang kwenta talaga. Dapat sa'yo tanggalan ang lisensya at dapat makukulong. Hindi po mananahimik si Sir Ivan, hindi kami takot sa'yo. Kaya ang gunggong mo, niknik ninyo. Pasarap nyo pag-untugin kasama yung mga pinklawan. Anyways, kababayan, siyempre kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Of course, inaulit natin ito, mga kababayan. Thank you so much po sa ating mga new subscribers. Thank you for appreciating our channel. And of course, thank you so much also sa ating mga returning viewers, mga solid supporter dito na Sir Ivan. Maraming salamat at lalong-lalo na yung hindi po nag-skip ng advertisement na Sir Ivan. Thank you so much. So before po natin tapusin ang ating programa ngayong araw, mga kababayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, I come before you today asking for forgiveness of my sins. Lord, thank you for giving me another day to live. My only request to you this morning is to be blessed my family and friends. Strengthen their faith. Let them live with contentment and rejoice in gladness. Protect them spiritually, physically, mentally, and emotionally. This I pray in Jesus' name. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa
kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang